Welcome back to the 80th episode of Martin's Mancave here on Podcast.Ph. We are with the former AFP General Victor Corpus, the former chief of the ISAF. Earlier on, before we took a break, we were talking about the different ideologies that he imbibed as he was growing up and how he left the Philippine Military Academy or the service to join his future comrades back then inside the Communist Party of the Philippines. Sir, so paano nangyari yun? Ni-raid nyo yung armory ng PMA noong December of 1970, and the rest is history. Yeah. That was December 29, 1970. What happened is that Joma called me to Isabela and asked whether I wanted to join the movement. At that time, I was already a member of the Kabataang Makabayan because when Joma was invited to speak before the cadets way back in 1966, many of the cadets were impressed, and some of us volunteered to join the Kabataang Makabayan. And after graduation, I continued visiting Joma to be updated with what is happening in the movement. And so, November, I was called to Isabela, where Joma, November 1970. I was called by Joma and asked if I wanted to join the movement, and I said, okay. At that time, my wife, Melly, was already pregnant and about to deliver our firstborn. And so, my son was born December 10, 1970, my first child. And at that time, we were already planning to execute that raid in the armory of the Philippine Military Academy. Doon din nangyari yung incident na kinuwento ko about Congressman Crisologo at that time. And so I was not arrested for the Crisologo incident. Natuloy yung raid on December 29. Kagagaling ko lang sa leave noon. I was already AWOL at the time. Before Christmas. Kasi nag-Christmas muna ako sa bahay eh. Hindi ako nag-report for duty. Kasi alam kong last ko na yung I'll be getting out already. I wanted to spend Christmas with my family. So hindi ako nag-report for duty sa PMA. And as punishment, pag-report ko, sabi, okay, you serve as officer of the day on this date as your punishment. So doon namin isinagawa yung raid sa Philippine Military Academy Armory. So I was the officer of the day at the time. So masaludo sa akin lahat. So it made our job bloodless and easy. Anong rango mo nun, sir, nung panahon na yan? I was then a first lieutenant already.
From second lieutenant, I was promoted. I was just promoted to first lieutenant. Mm-hmm. At that time, I was teaching political science in sa mga first class cadets, o yung graduating mm-hmm. students, yung sa class nila Honasan at nila Ping Lacson. Sino mas magaling, si Ping o si Greg? Pareho. Okay, for the record, ilan yung nakuha mong baril? O nakuha niyong baril? Mga 43 firearms yun. 43. Ilan yung nireport? Ganon din. Ganon din. 43. So, hindi finabricate yung report na yun. Hindi. Sino yung makasama mo? Sino yung makasama niyo? Ang kasama ko noon, puro mga alias eh. Sina Kamar Singh, mm-hmm. Kanik, mm-hmm. Commander Pusa. Mm-hmm. Si Commander Pusa eh, siya yung nakakaalam ng Plaza Miranda Bombing. Mm-hmm. So puro ito rebelde o meron ding mga PMA-er? Puro mga rebelde ito. Yung mga puro mga squad leaders sa ano to. Puro select mga squad leaders. And you guided them. Yeah. Inside the campus. Yeah. Mm-hmm. They stayed in my quarters. Tapos yun. And that was the biggest story of the day. Yeah. For weeks. It became the story of the year. When you look back, I mean, you're laughing and you're just smiling. It seems like it brings back a lot of good memories. Yeah. If I were to live life over again, based on the circumstances at that time, I will surely do it again. Pero anong pagbabago? You'll get more arms. Actually, yung binalik ko sa PMA is siguro 10 times more than what we got. Yes. Or 20 times more. Kasi yung karagatan, mga 2,000 firearms yun. 2,200 firearms. Yun ang pinalit ko dun sa... Binalik mo? Hindi. Na-involved din kasi ako dun sa smuggling ng firearms from China eh. Mm-hmm. Na mga M14. Nung na-intercept yung firearms from Karagatan, yung galing sa China, yun ang binigay sa PMA to be used by the cadets. So, lahat ng gamit ngayon ng kadete, yung mga... Mas bago? Mga bagong firearm galing sa China. So, dapat yun ang mga baril nyo sa Communist Party. Yeah. Sa inyo dapat yun, na-intercept lang. Yeah. What was running in your mind during those times? It was you and your wife. Obviously, you were in the same brain wavelength. Basically, we were fighting for the same cause. For the same cause, believing the same ideology, and you find yourself inside the campus of the Philippine Military Academy, and in plano mo i-raid nga, you were the officer of the day. Bring us back to that experience. How was it? Yung experience by the second, by the minute, by the hour, what was going on inside you? At the time, I was imparting what I feel and what I think to the cadets. Kaya medyo naging controversial yung kwan. And yun yung klase nila Hunasan na naging rebelde. Sila yung nagrebelde nung yung EDSA 1. Mm-hmm. No, that was the result. Because I continued imparting to them yung natutunan ko kina Major Pobre at saka kina Major Simbulan. Mm-hmm. Both doctorate yun. Dr. Pobre and Dr. Simbulu. And both were PMAers as well. Then, yes. Class 52 both. Mm-hmm.
So, somehow, naging part ako ng radicalization naman ng class 71 mm-hmm. because they were, I handled their class when I taught comparative government, mm-hmm. political science. It's really a cycle, no? It gets passed from one generation to the next. Mm-hmm. From Major Simbulan, na ipasa sa'yo, na ipasa mo kay na Greg Gunasan, mm-hmm. tapos si... Kaya lang, at that time, mm-hmm. ang discussion namin sa klase, nilang, ng class 71, mm-hmm. they were pushing for a military coup d'etat to change the system. Ang position ko naman at that time, sabi ko, a military coup d'etat will have one thing lacking, which is the support of the masses. Even if you win, it will be very difficult to hold on to power because the masses of the people will not be with you. Mm-hmm. Kasi kayo-kayo lang nagplano. Mm-hmm. And siyempre, papasok dyan yung personal ambitions, mm-hmm. personal interest. Isn't it proof after Greg Gunasan became senator and he was voted? And Sani Trillanes also was yeah. voted. So, ibig sabihin ba, may suporta sila ng masa dun sa mga ginawa nila nung sa Oakwood, tapos si Colonel Gunasan dito naman sa EDSA? Kasi yung support ng masa, hindi instante. Mm-hmm. It has to be cultivated mm-hmm. through a protracted struggle. Mm-hmm. Ay yung kanila, mm-hmm. lumabas lang sa dyaryo, siyempre, yung mga Pilipino, naturally may ano sa underdog eh. Mm-hmm. Mahilig sa mga urban legend eh, na Pinoy. Mm-hmm. Pagka tumakbo ka sa politika, mm-hmm. Ikaw yung pangalan mo yung nakikilala dahil doon sa mga balita lumabas mm-hmm. tungkol doon sa, halimbawa sa Oakwood or sa mm-hmm. mga coup attempt. Mm-hmm. So, may advantage sila over other candidates. Mm-hmm. Yes, of course. No. Kasi meron, ikaw yung una. Mm. Sa Philippine military graduate, ikaw yung unang yeah. tumiwalag. Ikaw yeah. yung unang nagrebelde. Ikaw yung original. The real McCoy. Kaya nga nung bumalik ako, after the EDSA revolution yun eh, di re-release yung mga political prisoners. We were released. Bigyan na amnesty si Presidente Aquino. Yes. Kasama ka doon. Kasama ako doon. Mm-hmm. Tapos, nag-party yung RAM sa bahay namin. Andun si na General Ramos, mm-hmm. yun na Gunasan. Mm-hmm. So, ang usap-usapan doon sa party, it's civic naman nangunod doon sa pagre-rebelde sa, ano eh, sa sistema eh. Bakit hindi natin siya ibalik? So, nag-petition yung class namin na ibalik ako sa kwan. Kasi ang mga heroes at that time were the rebel soldiers. Mm-hmm. Sabi, ito si Vic naman eh. Siya naman ang naunang naging rebel soldier. Bakit hindi natin isama sa ibalik sa armed forces? You hold that distinctive title of being the first. So, nag-petition yung class namin na ibalik ako. Pinalo up ni General Ramos. Inaprubahan ni Cory. So, I was back to the service. Pero, let's go back to the NPA days. Yun, mahalaga. Gusto ko malaman yun. 1971 na. Kasi, December 1970. So, 71. Yun na yung official, bale. Oh. Yeah. Saan ba natin umpisan yan? You know how, kikwento ko yung paano, yung technique namin ng pag ano sa masa, pag mm-hmm. win over the masses. Isang example. Halimbawa,
makikikain kami sa bahay ng isang civilian. Ang tawag namin doon, masa. Mm-hmm. Usually, ang pagkain, kamote. Mm-hmm. Yan ang pagkain doon sa foothills ng Sierra Madre, mm-hmm. karamitan. Yun ang bumubuhay sa mga tao. Mm-hmm. Halimbawa, may 10 kaming kakain, 10 pieces ng kamote yung nasa hapag. Di ba, kasama namin yung may bahay. Mm-hmm. So, ipapakita namin yung kung bakit kami lumalaban. Kasi yung ating sistema, sasabihin namin, parang ganito. No? Halimbawa, itong pagkain na nasa harap natin, 10 pirasong kamote. Kung may isang kukuha ng plato na yan at sasabihin, kukuhang 1 piraso, sabihin doon sa siyam, o hati-hati kayo dyan, ha? Tapos, isa lang yung kakain ng siyam, yung isa, paghahatian naman ng siyam. Sabi na, ganyan ang sistema natin ngayon. Mm-hmm. Kamote yung metaphor nyo. Oo. Mm-hmm. Yung isa, paghahatian ng karamihan, samantalang yung 90% kakainin ng isang tao. Buti hindi yung talbos yung binigay mo. So, sabi namin, ganyan yung basically yung sistema sa Pilipinas. Mm-hmm. Ilan ang nagmamayari ng malalaking lupain? Mm-hmm. Iilan lang. Hmm. Pero samantalang tayo, karamihan sa mga taong bayan, walang pag-aaring lupa. Hmm. Eh, yan ang basic means of production. Parang, ikaw ang magtatanim, ikaw ang mag-aalaga, ikaw ang mag-aani, ikaw ang magsasaing, pero iba yung kakain. Hmm. Tapos gagamitin namin yung sa Bible. He who does not work, neither shall he eat. Diba? Sa Thessalonians 2. Hindi kalimutan ko na kung anong verse. Or yung istorya ni Sapphira at saka si Ananias. Acts chapter 4. Verse 25 yata yun. Hindi ko na masigurado kung anong verse. Ba't mag-ganon, no? Acts chapter 4. The story of Ananias and Sapphira. Ano nangyari kay Ananias at Sapphira? Sabi ni San Pedro, dali ninyo yung inyong mga ari-arian. Bring it before me. At akong bahalang mag-distribute ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Para bawat isa sa atin, walang mga ngailangan. So, lahat will be satisfied. Itong si Ananias, imbis na dali niya yung kanyang ari-arian kay San Pedro, tinago niya yung karamihan, binigay, konti lang. Kaya nalaman ni San Pedro, he was sentenced to death by St. Peter. Hmm. Mababasa mo sa Biblia yan. Tapos pinatawag si Sapphira. O Sapphira, bakit pumayag ka sa ganitong ano, sa asawa mo? O, pati si Sapphira was sentenced to death. Because they did not follow yung pag-aari everybody share para walang magugutom, equal distribution. Oh, pero anong nangyayari dito sa ating kuan, sabi namin, oh, tingnan mo yung kuan, si asenderong ganito. So gaano kalaki yung asyenda ng mga Aquino sa Tarlac, as far as your eyes can see.
pag-aari ng isang pamilya. So, yung lahat ng profits noon pupunta sa isang pamilya. Isang pamilya ng yayaman, samantalang yung the rest will be mired in poverty. Yung libo-libong mga magsasaka na nagtatrabaho dun sa asyenda. Sa asyenda. Isang kamote lang yung kanilang paghatian. Yeah. yan ang ano, connection doon sa kamote. Kwento niyo sa amin, sir, no? From 1970 to 76, kumusta yung buhay bilang isang rebelde? Well, exciting. Mahirap. At matitikman mo lahat ng klaseng pagkain. Mm-hmm. Ahas, sawa, bayawak, mm-hmm, daga, grubs, o yung uod na puti. Mm-hmm. Nagaling sa ilalim ng lupa. Mm-hmm. Pawikan, musang, mm-hmm, mga wild chicken, mga isda. Mm-hmm. Paano mo, masarap na, how did you raise your family? Yung misis ko, nakasama ko dahil sumundo sa akin sa bundok eh. Mm-hmm. Sa countryside. Sa Sierra Madre to. Mm. Mm-hmm. We were supported by the party. Mm-hmm. Yung galing sa partido. Lahat yung kinakain namin galing sa kuha ng partido. Mm-hmm. And what were you in charge? Pero wala kaming sweldo. Hindi kami sinisweldohan. Libre ng pagkain, kompleto lahat. Mm. Walang sweldo. Walang sweldo. Hindi naman kayo nagutom. Matitikman mo yan. Merong mga araw na, halimbawa, 11 days na wala kaming ibang kinain, kundi saging. Yung aming, bali pinakakanin, yung nilagang hilaw na saging. Yung aming ulam, ginayat na saging at saka puso ng saging. Yung aming dessert, yung pinahinog ng saging. So, minsan, several days, wala kaming pagkain, kundi ganun lang. Yun ang tunay na, kumisan naman, kamoting kahoy lang. Mm-hmm. O kumisan, kamote lang. Meron akong karanasan na for 3 days, hindi kami nakakain dahil naglalakad kami sa bundok. Mm-hmm. Pagdating namin sa isang barangay, maraming kamote, di nakabili kami ng mga kamote. Mm-hmm. Sa gutom namin, yung palang kamote, pag nasobrahan ka, parang bato na linagay sa tiyan mo. Constipation. Lahat kami tumatakbo sa banyo kinagabihan. Hindi pala constipation, talagang LBM. Merong time naman na nakakain kami ng poison na kwan, na mushroom. Ganun din, nag LBM kami lahat doon sa kampo. So from De La Salle, grade school, high school, PMA, and being the son of a sergeant general, no? And now a rebel. Anong sabi ng tatay mo? Dati-dati, bago ako lumabas, nagdi-diskusyon kami ng papa ko. Mm-hmm. Doon sa mga issues. Eh sabi niya, kung ganyan ang iyong point of view, eh lumabas ka na lang sa armed forces. Mm-hmm. Sabi niya sa akin. So, ang sagot ko sa kanya, yan nga ang binabala kong gawin. Mm-hmm. Nasyak siya doon.
That was before I left the service. Mm. But after that, unti-unti niyang nalaman kung bakit ko ginawa yun. Mm. Until, naintindihan niya eventually kung bakit ganun yung nangyari. Pabutit naintindihan ng inyong papa. Eventually. How about your... Ganun din ang mother ko. Until naging very supportive na sila. Actually, yung mother ko, lahat yung dyari yung magazines na lumabas tungkol doon sa incident, kini-clippings niya. Nasa iyo pa ngayon? Oh, na yung iba na itago ko. Kukuha natin ng video yan. Sige. 6 years. Kasi nabanggit nyo kanina na you were, well, disillusioned by the entire system that you thought was designed to work for the narrow interest of the few rich people who controlled our economy and our government. Kaya kayo lumabas sa serbisyo at umanib kayo sa NPA. Nung nasa loob na kayo within those 6 years, because there was a time that you actually gave up the fight and you surrendered to your mista. What led to that? Okay. Maraming mga incidents yung nangyari that led to the eventual leaving of the movement. Ang pangunahing dahilan ay yung Plaza Miranda Bombing. I was then in the camp in the foothills of Sierra Madre sa Isabela. Nandun din sina Joma, sina Commander Dante, Joe Luneta, and other members of the Central Committee. And nagkakaroon kami ng mga discussion group to discuss yung dialectical materialism, historical materialism. Si Joma yung nagle-lecture yung ideological basis nung aming pinaglalaban. And ayon sa isang teorya na pinag-aralan namin, yung historical materialism, that is the application of dialectical materialism to history, to the progress of history. Now, according to that theory, history does not develop in like an inclined plane, kundi parang stairway. That in the process of historical development, there are yung tinatawag na revolutionary leaps, na parang stairway, na ang teorya ni Joma, we don't have to wait for this revolutionary leaps in the process of historical development. But we can create the situation ourselves. Create those revolutionary leaps and make it happen through our own initiatives. So, at that time, maliit pa lang yung movement. So, how can we create that revolutionary tide to occur?
So, papadating nun ang yung elections. Mm-hmm. Nacionalista versus Liberal Party. This was 71. Sabi niya, itong Nacionalista and Liberal Party, they're both parties of the ruling elite, of the ruling class, or the exploiting class. If we can create the condition that will make the contradiction between these two political parties antagonistic, maging antagonistic yung contradiction, mm-hmm. it will weaken the ruling class as a whole and hasten their downfall. Anyway, sabi niya, the Liberal Party and the Nacionalista Party are like two sides of the same coin. Mm-hmm. They are both parties of the elite. Mm-hmm. They are both parties of the ruling class, our enemy class. So kung pag-awayin natin to, it will benefit the revolution as a whole. Mm-hmm. So how can we create that condition that will make the contradiction between these two parties of the elite antagonistic? So may parating na election nun. Supposing may mangyaring incident sa isang yung meeting de avance ng isang partido sa Liberal Party, they will blame it on the Nacionalista Party, kay Marcos. That will make the contradictions antagonistic. Mag-aaway yung dalawa. So, pag nag-aaway yung dalawang nag-aharing uri na partido, it will weaken the ruling class as a whole and hasten their downfall. Kasi the Liberal Party will accuse the Nacionalista Party of the crime. Nacionalista Party naman under Marcos will of course blame the Communist Party. Mm-hmm. And ang teorya ni Joma, the greater the repression by the ruling class, by the ruling party, the greater will be the resistance. Parang physics yan. For every action, there's an opposite and equal reaction. So, the Liberal Party will accuse the Nacionalista. Nacionalista Party naman will adopt repressive measures against the Communist Party because tayong ibe-blame yan. And the greater the repression, the greater will be the resistance. Lalong yun ang magki-create ng revolutionary leap in the process of historical development. Mm-hmm. Because the greater the repression by the government, dadami ang rebelde. Eh, at that time, kukunti lang kami, mga siyam na squad lang kami. Tapos ito yung parating yung armas na ilan libo yun. Mahigit 2,000, 2,200. Okay. Yung mga smuggled na armas na... Yung sa galing sa China. Mm-hmm. Okay? Kasi naplano na rin yung pagdating ng armas eh. Pero ang problema, walang hahawak ng armas. Walang sundalo. Walang sundalo dahil ilan libo yung dadating, eh, ilang squad lang kami. So, hindi ba tinuturo ni Mao that it is people, not arms, that are important in protracted war? Tao ang mas kailangan, hindi armas. Okay. Eh, ang kami, baliktad. Libo-libo yung armas na dadating, wala kaming tao.
So paano namin mapoproduce yung taong kailangan nung hahawak ng armas na gagagaling sa China? So we create an incident that will force the hand of Marcos to take repressive measures against us. At yun nga ang nangyari nung after the Plaza Miranda bombing, anong nangyari? Marcos declared the suspension of the writ of habeas corpus. Ang daming mga pinaghuhuli. Ang daming nagtakbuhan underground. Pati nga si Edgar Hobson na hindi naman radical, moderate sina Edgar Hobson ng Ateneo. But because of the repressive measures of Marcos, even Edgar Hobson na moderate, sumama sa Communist Party. Sumama sa movement. Sumama sa armed struggle. Yun ang brilliance ni Joma. That he was able to predict na yung repressive measures that we will force the hand of Marcos to adopt repressive measures that will in turn force a lot of undecided elements at saka mga moderate elements over to our side, and that will increase our membership na hahawak ng armas na dadating. What was your role inside? ako yung sasalubong ng mga armas. Ikaw rin nang gumawa ng yung karagatan military training ng mga, ikaw rin nang gumawa, yes, ng NPA ng mga yung new military training ng NPA kami. So ako ikaw yung nagplano. Yeah. So therefore yung training nila ay galing sa knowledge mo. Yeah. That was your role. Yes. Kasi training ako yung head ng training department. Mm-hmm. Training officer sa region. Mm-hmm. So basically yung training manual ng NPA, ikaw ang gumawa. Hindi ko malaman kung merong nagawang manual noon. Uh-huh. Pero well, you know, kami yung nag-formulate. Okay, kayo nag-formulate ng paraan. Yeah. So and then kinascade nyo na lang to sa Visayas at sa Mindanao. Yes. Okay, so hindi ka sang-ayon dun sa Plaza Miranda bombing. Ano so, nangyari? Mm-hmm. Nangyari yung Plaza Miranda bombing. Nangyari yung teorya ni mm-hmm. Joma. That is the brilliance of Joma. Yung revolutionary leap na sinasabi. Yeah. Mm-hmm. Na-predict niya yung mga mangyayari. Kaya lang, it's a different kind of brilliance. May pagkakuan dahil ginamitan ng act of terror. Mm-hmm. Like the bombing of the Liberal Party meeting the Avance mm-hmm. in August 21, 1971. And people were led to believe that si Marcos ang may kagawan. Yes. Pero para ma-blame naman si Marcos. Para matalo. Oo. Tapos si Marcos mm-hmm. naman will blame us. Mm-hmm. And will run after us. Mm-hmm. So tama si Marcos, kayo nga. Yeah. Mali yung Liberal Party, yes, na si Marcos. Yes. Yun ang katotohanan. Yan ang nangyari. Yun ang history. Yes. People were led to believe until 1983, until 1986, during the snap elections. So, at the back of my mind, sabi ko, hindi yata tama to. But I was afraid to bring out my criticism. Kasi, nung 1976, yung inipon yung Juan, yung Central Committee, nagkaroon kami ng plenum. I was then newly elected or appointed as a member of the Central Committee ng Communist Party of the Philippines. So, nagkaroon kami ng plenum sa Zambales noong 1975. December 1975. Gusto kong ilabas yung mga criticism ko at that time. And one of them is the Plaza Miranda bombing. Meron pang isa na yung isang immediate
kung bakit ako umalis sa movement. I was leading a group of armed men to open up a new base area in the boundary of Aurora, Quirino, and Nueva Vizcaya. O Nueva Ecija, yung sa boundary na yun, yung tri-boundary or four, quadruple boundary in that area. So, in opening a base area, di wala pa kaming masasabing mass base doon. Dahil mga kwan eh, bagong dating kami. Eh, imagine 40 people papakainin mo. Eh, kung organisado yung lugar, madaling maki-distribute mo lang yung mga tao mo, eh, tatanggapin ng mga bahay-bahay, dala-dalawa, papakainin, hindi may mabigat sa masa. Pero, hindi pa namin na-organize yung lugar. So, yun nga, we had to survive on yung nakwento ko kanina na kuminsan puro nyug ang kakainin mo, kuminsan puro saging, kuminsan naman puro kamote. So, I tried to... Eh, ginugutom na kami. Yun nga, yung 11 days na kaming walang kinain kundi saging. Oh, nyug. Pati kumisan, pinuputol na namin yung mga murang nyug para kunin yung ubod. So, I wrote a letter to Joma asking for assistance. Sabi ko, meron kaming 40 katao dito. Nagbubukas pa lang kami. Eh, mahirap namang makikain ka sa masa. Eh, pag nabigatan yung masa, ituturo ka. Di ba? So, pinadala ni Joma si Dante, Commander Dante. Si Bernabé Buscaino. May dalang yung assistant ni Dante, may dalang isang kalderong kanin at saka isang kalderong ulam. Di picnic kami. 40 ka tao. Tapos inabutan ako ng 2,000 pesos. Sabi ko, uy, kasama, sabi ko, 40 kami. Ito lang bang binigay ng partido? For our monthly allowance. Eh kung 40 kami, 50 pesos lang bawat isa. Baka kulang pa sa toiletries. E paano yung pagkain namin? Bakit? Naghihirap ba yung partido? Tanong ko kay Commander Dante. Sabi ni Dante sa akin, hindi naman. Sa katunayan nga, nagsibili sila ng tigitigis ng kotse. Yung sa executive committee. O doon sa politburo. Yung sama-samang kwan. Execom. Ako nga, binigyan ako ng motor, sabi niya. Pero nakonsensya ako, binalik ko. Sabi ko, ikaw ang commander-in-chief ng NPA. Ang ginagawa mo doon sa siyudad? Pamotor-motor kayo doon. Sabi ko, hindi ba pinupunan natin yung mga laba for leading the revolution from the safety of their urban hideouts? Pagtapos, bakit tayo mukhang yan din ang ginagawa ng partido? Oo nga, sabi niya, pero wala akong magagawa. So, dapat ako sumunod doon sa ng execom. Dahil kailangan sama-sama kami para collective yung decision at mas madali yung dissemination ng kung nasa siyudad kami. Pero sabi ko, ikaw ang commander-in-chief, dapat nasa field ka. Yung bang nasa larangan, hindi yung nasa UG house. At wala kang makukumand doon. Yung nga, nung pag-alis nila, yun nga, sabi ko, halos mamatay ka na kami sa gutom.
eh, nagsibili sila ng titig isang kotse. 70,000 yata yung nabanggit niya na presyo ng isang kotse, isang sasakyan. Eh, nagtitig isa. Eh, samantalang kami, 40 kaming katao. Binigyan kami ng 2,000. Gutom na naman ang abutin namin. Sabi ko, mukhang hindi yata tama to. Ibang, sabi ko, linalabanan natin yung pagsasamantala eh. Dito rin pala sa mas matindi pa yung pagsasamantala na mararanasan natin. So I had those criticism, tapos yung nangyari sa Karagatan, no? Pinapunta kami doon na walang prior reconnaissance. Na yung palang in-assign sa amin na puntahan na pagsasalubungan ng armas, eh daungan ng mga magsasaka, ng mga mangingisda. E di, malalaman ng buong bansa na may gagawin kami doon. Kaya na bulgar yung ano, yung Karagatan. Kasi, it was their duty to make prior reconnaissance bago kami in-assign na pumunta roon. Na doon namin sasalubungin, yung pala yung napili nilang lugar na pagsasalubungan ng armas, eh... Public place. Public place ng mag-isaka. Daungan ng mga... mangingisda. Mga mangingisda na doon... parang haven ba? Ng mga mangingisda. So, eh may mga bangka-bangkayan, di... kalat na nandoon yung mga NPA. And then yung pag-execute kay Danny Cordero, yung na-involve sa Plaza Miranda, ang nangyari doon, ito si Danny Cordero, KM ng I think Caloocan. Yeah, yung re-recruit na isa sa magsagawa ng Plaza Miranda bombing. Now, nung pagkatapos nilang mag-training, di kinalat sila sa mga squad, naging squad, mga squad political officers sila doon sa mga armed group na gumagala sa kapatagan ng Isabela. Kami nasa kabundukan. Ang nangyari, because we were preparing for the coming of the firearms na manggagaling sa China, we were establishing mga food caches along the parang Ho Chi Minh Trail na going to the Pacific Ocean, crossing the Sierra Madre Mountains. So, naglalagay kami ng food kasi para pagdating ng armas, i-relay na lang na kwan papuntang Isabela yung mga 2,200 firearms. And after that, meron pang dadating, sana. E itong mga nasa kapatagan, sina Danny Cordero, they thought na bakit yung supply lahat pupunta doon sa bundok, sa gubat? Walang naiiwan sa atin. Yung naiiwan sa atin yung mga low class na sigarilyo, lahat ng mga Marlboro pupunta doon sa papasok sa lahat. No, lahat yung mga dilatang masasarap pupunta doon sa ano. Hindi nila alam na nagkakasya. Hindi naman pwede sabihin sa kanila, oh, may dadating na armas at mag-aano tayo dyan. Maglalagay ng mga food cache. Akala nila, nagpapasarap kaming mga nasa gubat, nagpapasarap, samantalang sila ang isunusubo sa labanan at saka walang, halos walang naiiwan doon sa kanilang supply. So, nagkaroon ngayon ng parang movement sa Juan
sa mga kadres sa ibaba na wala kaming ginawa doon sa taas kundi kumakainin yung mga supply na dumadating na tapos yung mga sigarilyo na masasarap, lahat pumunta doon sa amin. Sila walang naiiwan. At saka sila yung sinasabak ng partido doon sa... Kasi hindi pwedeng ano yung attention ng ano. Kaya puro labanan dito sa ibaba. Dito sa amin. Planning. Sinasabi, hindi. Puro kayo tago ng tago yan. So, nagkaroon ngayon ng ano, ng parang movement sa mga kadre, mm-hmm, sa Kapatagan na itong liderato natin eh, walang ginagawa kung ano. So, parang nagkaroon ng rebellion against the leadership. Mm-hmm. So, nung nagkaroon ng regional plenum, dahil nga naging matindi na yung kwan, kasi nag-coin pa sila ng mga jingle ba? Ng mga kanta na anti-leadership, mm-hmm, na wala kaming ginawa kundi mag-ano, yung liderato ng rehiyon, walang ginawa kundi magtago at tumain doon sa bundok. Hindi nila alam na piniprepare yung pagpasok ng armas at doon dadaan yung armas. Mm-hmm. May kakainin yung mag-relay. Mm-hmm. So, nag-agitate ngayon to si Danny Cordero. Eh, may leadership quality to si, kwan eh, si siyang parang ng leader ng KM sa Caloocan eh. Siya din ang parang pinaka-leader doon sa Plaza Miranda Bombing. Eh di, nung nagkaroon ng plenum na ganyan, yung isang member ng Central Committee, si Kap Peter, yung si Ruben Guevara, so natunugan niya itong parang pag-aalsa ng mga kadre. I-convert niya ngayon itong plenum, regional plenum, into a military tribunal. And Danny Cordero was tried and he was sentenced to death. Yung si Cabining, si Elizabeth Principe, na nag-oppose dun sa death sentence, siya yung inatasan na mag-execute dun kay Danny Cordero. Mm-hmm. Nung bago siya barilin, sabi ni Danny Cordero, ayon doon sa mga kwena report ng mga kasama ko, sabi ni Danny Cordero, mga kasama, wala talaga akong kasalanan dyan. Sa katunayan, I'm very loyal to the party. And the party entrusted me with a very delicate mission. And what is that? Sabi, tinanong siya nila Ruben. E sabi niya, ako ang naatasan na magbomba sa Plaza Miranda. Because of that, lalo siyang ginanon, pinatay. Mm-hmm. To keep the party secret. So, with that at the back of my mind, nung nag-plenum naman kami sa Zambales, bagong appoint ako na member ng Committee Central, gusto kong ilabas yung aking mga puna. Dito yung mga nabanggit ko sa iyo. Eh, yung nabanggit ko na ng una. Nauna nga itong pag-execute kay Danny Cordero at saka yung kagagawan ng yung role ng partido sa Plaza Miranda Bombing. But kung ilalabas ko yun and other mga puna na marami din, mahaba, ano ba yung mga indiscriminate killings, eh, maaaring mangyari din yung nangyari sa akin kay Danny Cordero. So, instead of being open, kinimkim ko yung aking mga puna. Hindi ko na nailabas.
until at the end of the plenum, I was assigned to Mindanao. Magsasama-sama na kami doon ni Rolly Quintanar. Si Rolly Quintanar ang aking political officer doon sa Karagatan. When we tried to get the firearms na darating from Karagatan. And so pupunta sana ako sa Mindanao para magsama kami doon. But before I was waiting for my yung courier to bring me to Mindanao. Mm-hmm. Matagal dumating. This was January 15, 1976. I decided na dumaan ako sa bahay para makita ko naman yung anak ko. Kasi 5 years na yung anak ko. Napanganak nung December 10, umalis ako December 29, nung 1970. So, 19 days pa lang yung anak ko, iniwan ko na sa mga magulang ko. Mm-hmm. Bisitahin ko nga yung anak ko para makita ko naman kung ano itsura. Mm-hmm. Di, umalis ako doon sa UG House. And went to our house in Quezon City, sa St. Ignatius Village. Eh, usually, hindi sinasarado yung gate namin eh. Meron lang inaano na ring, makakapasok ka na. So, nakapasok ako na hindi, walang nakakaalam sa bahay. Pagpasok ko lang sa bahay, meron akong narinig na yung sumisigaw na bata. Lola, hugas! Sabi. Di, tinignan ko yung sumisigaw na bata doon sa banyo. Sabi ko, ang laki-laki mo na. Hindi ko pa marunong maghugas. Humingin sa akin yung anak ko na panganay. Lintik na ito ah. Sabi sa akin, nasyak ako. hindi ako kilala. Lintik na ito ah. So, sabi ni mama ko, oh yan yung anak mo. Doon ako natauhan. Yun ang last straw. Sabi ko, babalik na lang ako. Kinunta ko yung aking Mista. Mm-hmm. Sa PMA. And sabi ko na gusto ko nang bumalik. Ayun, inayos nila hanggang pinagsama kami ng misis ko doon sa kanyang detention center. Mm-hmm. Detention area. Doon, nagsama na kami. Nauna for 10 siya, years. Nauna siya ng 3 taon. Nauna siya na huli. Yeah. 3 taon. Kaya 13 years siya, ako 10 years. 1976 nangyari to. 1976. You're still... 1976 to 1986. Meron akong nakalimutang gusto kong banggitin na istorya. Nung papunta yung grupo namin sa sasalubungin yung mga armas from Jones Isabela to dun sa Pacific coast ng Isabela sa Digoyo. It took us 21 days. Binabagtas namin yung Sierra Madre. At that time, ang aking inassign sa akin na political officer was Rolly Quintanar. Naging head ito ng New People's Army.
Siyang pumalit kay Dante. Eh, nung paalis na kami, natinik yung paa nitong si Rolly. Namaga. Hindi niya ngayon maisuot yung boots niya. Sabi ko, kasama, mabuti siguro magpaiwan ka na lang. Dahil namamaga yung paa mo eh. Eh, babagtasin natin itong Sierra Madre. Mm-hmm. Ang tatalim ng mga bato dyan. Kung hindi ka magbo-boots, eh, baka hindi mo matiis. Ano mong ginawa niya? Tinapon yung boots. Tayo na. Mm. Lakad kami. And, natiis yan na 21 days kami naglalakad. Namamaga yung paa niya. And then, ilang beses kami napalaban. Minsan, binobomba kami. Di, I was trying to, kwan. Siya, yung iba, di, hindi na malaman kung anong gagawin. But he was calm enough to calm down yung, kwan. Yung mga kasama namin na nagpapanik na nung binubomba na kami. Ganyan. Walang takot yan. So, saludo ako dun sa bravery ni Rolly Quintanar. Patay na yon. Pinatay dito sa, kwan, sa Circle, Quezon City Circle, ng mga dating kasama rin. But, to me, he's an extraordinary personality that I hats off ako sa niya. You're still watching Martin's Man Cave here on podcast.ph. This is the 80th episode. Our guest is former AFP General Victor Corpus. He's also a former member of the Politburo Committee of the Communist Party of the Philippines, and he is narrating to us his story, starting from grade school to high school to PMA, and how he joined the struggle to topple the government of the Philippines. Sa pagbabalik natin, another chapter of his life, yung pagbabalik naman niya doon sa kanyang pamilya at yung pag-surrender niya sa gobyerno. Don't go away, we'll be right back.